Paano maiwasan ng kulot sa siri ito, matutungan nyo sa videong ito. Para maiwasan natin ng pagkulot ng dahon ng sili, mas mainam na alaman natin ang dahilan kung bakit nagkukulot ang dahon ng sili. Unang dahilan kung bakit nagkukulot ang dahon ng sili dahil sa kakulang sa calcium. Para maiwasan na natin ang calcium deficiency, mas mainam na bago tayo magtanim, lagyan na rin natin ng calcium. Dahil sa backyard lang naman ako magtatanim at mabato itong tinataniman ko, nilagyan ko na ito ng calcium at saka organic. Yung pagkatapos natin lagyan ng calcium, patungan ulit natin ng organic na pataba. Saka natin tanim itong sili. Ang pangalawang dahilan kung bakit nagkukulot ang sili kapag napuputol ang ugat niya. Kaya iwasan natin maputol ang mga ugat niya. Kadalasan napuputol ang ugat ng sili kapag may tumubong damo sa tabi niya. Kapag binunot na natin ang damo, doon napuputol ang mga ugat. Lalo na kapag napabayaan natin lumaki ang mga damo. Kaya iwasan natin magkaroon ng damo yung mga tanim nating mga sili. Isa pa sa maaaring dahilan kung bakit napuputol ang ugat ng sili kapag nagkukultivate tayo na malapit sa puno ng sili. Kaya iwasan natin magbungkal sa tabi ng puno ng sili para huwag maputol ang mga ugat. Ang pangatlong dahilan kung bakit nagkukulot ang dahon ng sili kapag laging basa ang lupa o laging umuulan. Kaya kung magtatanim tayo ng sili lalo na pagtag-ulan, maglagay tayo ng magandang drainage para madaling matuyo ang lupa. Ang pangapat na dahilan kung bakit nagkukulot ang dahon ng sili kapag nauuga yung puno ng sili ng malakas. Halimbawa na lang kapag nagkakaroon ng malalakas na hangin na nauuga hanggang sa ugat niya. Ang panglimang dahilan kung bakit nagkukulot ang dahon ng sili dahil sa white fly. Dahil may dala ang white fly na virus na sanhi ng pagkulot ng dahon ng sili. Para maiwasan natin ang pagkulot ng sili dahil sa white fly, lagi nating i-monitor yung ilalim ng dahon ng sili baka may white fly na. Para pag nakita natin may mga white fly na, puksain natin agad para hindi na sila kumalat pa. Sa pagpuksa natin ng white fly, pwede tayong gumamit ng sabon. Ilalagay ko na yung link sa description kung paano gamitin ang sabon bilang insecticide. Ngayon kung hindi naman naiwasan yung pagkulot ng dahon ng sili, dahil may mga sitwasyon naman na hindi natin control, tulad ng bagyo na nagkakaroon ng malakas na hangin at laging pag-ulan, na maaaring dahilan ng pagkulot ng dahon ng sili, may paraan naman na para mabilis itong mag-recover. Tanggalin lang natin yung mga bahaging may kulot, para magkaroon ulit ng panibagong talbos na hindi nakulot. Yan, dito nagtatapos yung video natin, sana nakatulong ito sa inyo. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag niyo kalimutang tanimon ng pindutan subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at palayan kayo ng Panginoon.